Nanay, welcome sa ating kusina. Ngayon ay magtuturo ako dahil matagal nyo na itong nire-request ang sweet and sour na chicken. Bagay na bagay to dahil tamis, asim at talaga namang masarap papakin, pulutan, pang-ulam, pambaon at syempre pang-barkada, pwedeng-pwede rin to. Kaya tara na at inang umpisahan, alam ko nagugutom na kayo. Napakasimple lang ng mga sangkap, kaya umpisahan na natin. So, unahin ko munang mag-slice ng sibuyas o magbalat ng sibuyas na native. Pwede kayong gumamit ng puting sibuyas dahil alam naman natin, ginto ngayon ng sibuyas. So, balatan lang natin tapos i-slice natin to ng malalaking hiwa. Kasi ang gusto natin is malutong yung ating sibuyas. Cut lang natin ng ganito tapos paghihiwa-hiwalayin po natin yan. Ayan. Pagkatapos ay dahan-dahan natin ilagay sa ating lagayan. So, ingat lamang po sa pag-slice upang maiwasan ang masugatan. Then, gagamit din tayo ng bell pepper, kulay pula, kulay green, nasa inyo. Pwede rin naman ng yellow, kung ano yung bet ninyo. Yun ang gawin ninyo. Tanggalin natin yung mga buto, tapos ikakat din natin to ng into cubes. Kakailanganin din natin ng 4 na pirasong butil ng bawang, pipitin, pagkatapos ay hiwain natin ng pino. So again, ingat lamang po sa paggamit ng kutsilyo upang maiwasan na masugatan, lalo na kung meron tayong chikiting na kasama sa ating pagluluto. Na tayong mag-slice, tayo naman ay maglinis o maghugas ng ating gagamiting manok. Ang gamit ko ay chicken breast. So, hugasan lamang po ng mabuti. Then, ikat nyo rin ng into cubes gaya nito. Pagkatapos mahugasan ay hayaan lamang po sa strainer upang matanggal yung pinakatubig ng ating manok. Ngayon, pagkatapos natin maghugas, tayo naman ay magbubukas ng isang dilata ng pineapple chunks. So, ito yung ating gagamitin para may konting palo ng asim tamis yung ating sweet and sour chicken. So, ang gamit natin ay Del Monte Pineapple Chunk. So, tatanggalin lang natin yung sabaw. Paghihiwalay natin yung sabaw sa laman. So, itong sabaw ang magiging sarsa o sauce ng ating lulutuin. Pagkatapos, ilagay din natin sa isang malinis na lagayan ang ating chunk, pineapple chunk. Ayan. Ngayon, matapos naman natin malinisan ang ating chicken breast, timplahan naman natin ng 1/2 teaspoon ng pamintang durog, 1/2 teaspoon ng asin. Maglalagay din ako ng 1 tablespoon ng liquid seasoning, pwede po ang oyster sauce, pwede rin kayong gumamit ng kahit anong pampalasa. Then, imix lang po natin para manuot at kumapit sa laman ng ating manok ang ating mga nilagay na timpla. Pagkatapos nito ay i-cover po natin to ng cling wrap para mababad. So ibababad po natin to at least 10 to 15 minutes. So habang binababad naman natin ang ating manok, tayo naman ay gumawa ng pinakasarsa, yung sabaw ng ating pineapple chunks, 1/2 cup ng ketchup. Any brand ng ketchup pwede ninyong gamitin. Maglalagay din ako ng 1/2 teaspoon ng asin. 1 1/2 tablespoon ng sugar, optional. Maglalagay din po ako ng 1/2 tablespoon ng soy sauce. Mix natin hanggang sa matunaw yung sugar na nilagay natin. So once na matunaw na, set aside lang natin at hintay natin na mababad yung ating manok. Ngayon, pagkalipas ng 10 minutes, ayan, so pwede na tayong mag-start magluto. Pero bago yan, maglalagay ako ng isang piraso ng large egg ng itlog. Pagkatapos ay maglalagay din po ako ng 1/4 cup ng all-purpose flour and imix lang natin. So haluin po ng maigi upang masipsip at kumapit yung ating harina sa ating manok. Pagpasensahin nyo na yung background ko mga manay. Kahit ako natatawa, para ako may mga duwending kasama sa aking background. So dahil kailangan natin to, yung tamis asim para sa ating sweet and sour chicken.
So, once na kumapit na sa ating karne, yung ating harina at yung ating egg, ayaw natin na makapal yung kanyang breeding. Kasi gusto natin is makain talaga yung ating manok. So, pwede na tayong mag-fry, magpainit ng ating pan sa ating kalan. Then, maglalagay din tayo ng 500 ml na cooking oil. Pagkatapos, hihintayin lang natin tong uminit bago tayo mag-start maglagay ng ating manok. So, ready na. Pwede na tayong maglagay. Dahan-dahan po ang paglalagay at dapat katamtaman lang ang init ng ating apoy upang hindi mabigla ang inyong niluluto. Ngayon, okay na yung ating pangalawang batch ng ating chicken. So, pwede na tayong mag-start magluto ng ating pinaka-sarsa. So, ang gagawin lang natin is magpapainit tayo ng ating panibagong pan o wok. Sa ating kalan, maglagay lang ng 2 tablespoon ng mantika. Una, igigisa natin ay yung ating bawang. So, dito, kailangan natin is mag-golden brown siya pero iwasan natin na masunog. Kailangan katamtaman lamang po ang apoy. So, once na golden brown na, isunod na natin ang ating sibuyas. Pagkatapos, ilalagay na rin natin ang ating mga bell pepper, green, yellow, orange. Nasa inyo kung anong gusto nyong kulay ang ilagay. Siyempre, makulay, mas maganda sa ating niluluto. So, wag natin i-overcook yung ating gulay. Ang gusto natin is malutong to para sa ating sweet and sour chicken. So, pagkatapos natin, mamix lang ng bahagya. Ilalagay na po natin ang ating binabad. O yung pinaghalo-halo nating sangkap kanina, yung sabaw ng ating pineapple chunks. Pagkatapos ay haluin lamang ng bahagya, then hintayin lang natin yan na kumulo. So habang hinihintay natin yan na kumulo, meron akong 1 tablespoon ng cornstarch. Tunawin lamang po sa 1/4 cup ng tubig. I-mix lang natin. Pagkatapos ilalagay po natin yan once na kumulo na tong ating sarsa. So ayan. Habang kumukulo ay dahan-dahan po natin ibuhos ang mixture ng ating cornstarch at haluin po ng bahagya. So dapat katamtaman pa rin po ang apoy ng ating kalan upang hindi po masunog. So may kita nyo po yan na lalapot at kikintab. Then hindi natin kailangan tong patagalin na maluto dahil ayaw natin na ma-overcook ang ating gulay. So once na kumukulo na, dito ay ilalagay na natin ang pineapple chunks. So, sa huli ko talaga to nilalagay kasi ayoko siyang malamog. Pagkatapos ay isunod na rin natin ang ating chicken. Ayan, na pinirito. So, ayan, ganun lamang po kadali magluto ng masarap at malaresto na sweet and sour chicken na pwede ninyong pagkakitaan. At syempre, pwedeng-pwede nyo itong ihain sa kahit anong uri na okasyon. Lalo na kung meron kayong mga birthdays, binyag, kasalan, maiba naman ang ating putahe na ihahain sa ating pamilya. Muli ako ang inyong madiskarteng nanay. So, pwede na natin patayin ang ating kalan upang iserve ito sa ating pamilya. So, maraming salamat po sa inyong panonood. At kung ikaw ay bago lang sa aking channel, please don't forget to subscribe and click the bell button para updated sa mga recipe na kaabang-abang dito sa ating kusina. Again, kita-kita po tayo sa susunod. Paalam!